Jesus. Hallelujah, hallelujah. We give you praise, give you glory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Santo. Amen. Dakila at mahabaging Diyos, makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, Diyos na nakakaalam ng lahat ng sitwasyon. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong katapatan at kabutihan. At minsan pang sa hapong ito, mangusap ka po, nagpapakumbaba ang iyong mga lingkod. Inaaming wala kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Pagpalain mo po ang FB Live na ito, sila mga nasa Zoom, nasa YouTube channel, Diyos kang makapangyarihan na magbibigay po ng tagumpay sa bawat isa. Salamat sa ganda ng teknolohiyang ito, hindi na puputol ang iyong banal na gawain. Patuloy ka pong nangungusap at patuloy, O Diyos, ipinapaabot sa lahat ng tao saan man sulok ng mundong ito. Nabuhay kang Diyos at patuloy na mangungusap at ipapaabot ang iyong mga salita upang kaming lahat ay matuto, lumalim sa pananampalataya at patuloy El Shaddai na masunod ang iyong kalooban. Salamat po ng maraming maraming. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo na maghahari noon ngayon at magpakilanpaman. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen and Amen. Purihin ang Panginoon! Praise the Lord!
to Christ Jesus. Praise God, praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Huwag po kayong magtataka, mga kapatid sa pananampalataya. Ang mahalaga, the Word of God always continue to preach and to share. Minsan may mga pangyayari talaga sa buhay natin, hindi ho natin nalalaman. But still, ang kagandahan po ng technology sa panahon natin ay napakaganda. Kaya naman po, nandito po kami ngayon sa plot ni El Shaddai, mga kapatid ko, sapagkat ito po sa Hong Kong kanina ay black rain. Kaya po, nagpa-cancel ang simbahan. Kaya po, dito po kami ngayon. Salamat sa Diyos. At syempre, ito po ang inyong kapatid kay Cristo, ka-prayer partner, Brother Bethoven Tadayo Borlongan Jr. At syempre, si Brother JR. At sa lahat po, buong mundo, maraming salamat sa inyong paghihintay. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga, sapagkat hindi naman ho madaling mag-ayos po. No? Biglaan po kasi, ang kasarapan lamang po ay talagang laging may nakalaan ang Diyos para po sa ating lahat. Ano po ng mga lingkod niya, ang mahalaga, I'm prepared, Brother JR is prepared, and also all of us are prepared, syempre, to listen to the Word of God at patuloy nating pagninilayan ang kanyang mga salita. Nakalagay po sa atin pong topic, it's all about meditation. Kahapon po, isa po sa naibigay po nating hakbang, my dear friends, to distinguish what is solvable and unsolvable worry. We know that one of the best things we can do is to meditate. There's a lot of things, a lot of meditation, but we, the Christians, we will only meditate on the Word of God. No? We will only meditate on God's words, on His words. That's why the Bible says in the book of Joshua, chapter 1, verse 8, my dear brothers and sisters in Christ, the Bible says, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sa Tagalog naman po, mga kapatid sa pananampalataya, aklat ni Josue. Oh, kabanatang isa, ang talata po ay 8, sinasabi ho ng salita ng Diyos. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, mga kapatid ko. Salamat, siyempre, sa pangalan po ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike C. Villarde, mga counsel natin, Sister Tess Villarin, the birthday girl, Sister Cindy Bernardes, at siyempre, birthday din po ngayon ni Father Efren, at yung ating pong isang disciple, si Brother Peter Paul Bautista. Yun naman aking pamangkin na nasa Amerika. So happy birthday po, at sa buong mundo na may kaarawan ngayong araw, happy birthday po. Isang dagdag na namang buhay na binigay ni El Shaddai sa inyo at sa ating pong lahat. Ano po, no? Grasya po ng Diyos dyan. Sa inyo mga anak na sa Zoom, maraming salamat po. At patuloy tayong pagpalain ni Yahweh El Shaddai at dyan po sa mga FB Live. Ano po, no? So ngayong araw, sa biyaya po ng Diyos, sa grasya po ng Diyos na ating pinag lilingkuran, gusto ni El Shaddai, mawalan tayo ng matigil po yung worry, may stop po yung worry natin, unti-unti, we learn what is, my brothers and sisters in Christ, yung tinatawag po nating nasosolve, solvable and unsolvable worry, at ang isa po dito ay tayo ay mag-meditate, no? Magnilay, dili-dilihin mo iyon. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8 sa Tagalog, basahin. No po, no, basahin mo, wag mong kaliligtaang basahin ng aklat na iyon. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi. Kaya ito po ang ating pong didili-dilihin, ang ating meditate, ang ating pong lalagyan ng konsentrasyon, ang ating sarili ay ang salita ng Diyos. Siyempre, ang kasarapan, pag ito po kasi yung ating pinagninilayan, ano po, no?
kaysa kung ano-ano na lumilipad yung isip mo, nararanasan mo yung kakaiba, eto ka ngayon. Tumutok tayo sa salita ng Diyos. Kay Joshua, sinabi niya, basahin, sabi ng Diyos kay Joshua, basahin, dilidilihin. Pagdating, mga kapatid ko, di po ba, yung binasa ko po, pagdating kay Haring David, in Psalms chapter 1, mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang sabi niya, mga kapatid ko. Kung kanina po, basahin, dilidilihin, ito naman po. Sabi ng verse 2, nagagalak siyang laging saliksikin ang mga banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay sa gabi at araw. No? Kaya talagang hindi dinidepart, hindi inaalis ng Diyos, mga kapatid ko, yung pagninilay, pag, mga kapatid ko, ano ito, pagbubulay-bulay, no? Yung meditation ng kanyang salita, sapagkat may nangyayari at may nagagawa ito sa buhay po natin. My dear brothers and sisters in Christ, tandaan po natin, the Word of God written, not only to read, but to meditate, no? Sinulat ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa pananampalataya, hindi lamang para basahin, kundi para ito ay ating pagnilayan. Para pagnilayan mo, pagnilayan ko, my dear brothers and sisters in Christ. At syempre sa ating pagninilay, lagi nating tatandaan, my dear brothers and sisters, first and foremost, sa ating pagninilay, dapat nating tatandaan, meditate the Word of God slowly, repeatedly, and attentively. Patandaan niyo po, ah, mga kapatid ko, slowly, attentively, and repeatedly. Because sa salita ng Diyos, kapag ito ang ating ginagawa, ito ang ating pinagninilayan, ito ang ating, mga kapatid, sa pananampalataya, matatawag na pagninilay, ito ay ating dinadahan-dahan, ito ay ating inuulit-ulit. At syempre, mga kapatid ko, attentively nating nararanasan ang salita ng Diyos, ang ganda. Kasi, di po ba, alam niyo po, yung isang hindi ko makalimutang turo ng aming profesor, pag nagbabasa ka, hindi lang isang beses, dapat twice, thrice, four times, sapagkat the more you read it, the more you meditate on it, nagkakaroon ka, kapatid, sa pananampalataya ng pangunawa, mga kapatid, no? Nagkakaroon ka ng masasabi po nating excellent, ano po, no? Kasi Kristiyano tayo eh, di ba? Mga anak tayo ng Diyos eh. At yung ang tayo po na may biniling Bible guide, ano po, no, na binibenta ni Father Jay, napakaganda po doon, how to read the Bible, no, how to meditate, mga kapatid ko. At maraming pag-aaral ho talaga ang salita ng Diyos, hindi lang parang comics mo lang na binabasa yan. Hindi lang pagka ikaw ay masasabing wala ka ng yung gagawin, no? Kahit nga may ginagawa ka, ang laman ng isip mo yung salita ng Diyos, no? Yung laman ng puso natin habang naghuhugas ka, ikaw sister, yung mga kasambahay, habang ikaw ay naglilinis, laman ng isip at puso natin na pagninilayan natin yung salita ng Diyos. Kasi lahat naman tayo mayroong natatagong salita ng Diyos, kahit hindi naman biglaan, unti-unti lang yan, no? Pinakapaboritong verse ng mga prayer partners, ano po? Ibabalik, siksik, liglig, at tumaapaw. Yan ang mga paboritong verse ng mga prayer partners. Pero nakalimutan nila yung unang salita, magbigay ka muna. Ang naalaala, mag-ibabalik agad. Pero hindi naalaala, magbigay ka muna. Wala ka namang ibibigay, paano ibabalik ng siksik, liglig, tumaapaw yan, di ba? Sabi nga natin po nung lingkod, hindi ka pwedeng mag-withdraw sa ATM pag walang laman. Magde-deposit ka muna. At pag nag-deposit ka, tsaka ka ngayon makakakuha, di po ba ng laman, mahirap po yun. So, yun ang kasarapan. Meditation, my dear brothers and sisters in Christ, in the Word or the Word of God, always dapat ito ay slowly. We read it slowly. My dear friends, we read it
repeatedly and attentively. Talagang nakapokus ang ating sarili. That's why naiintindihan natin. Kaya ngayon mga nagsasalita, ano po, no, na hindi naman nagbabasa ng Bible bago po magsasalita. Siyempre, magbasa muna po kayo ng Bible, di po ba? Nagkukwentuhan nga kami kanina, ang daming binibintang, ang daming nambibintang. Huwag po tayong mambibintang masalo sa simbahan sapagkat for almost 1,000 years na po ang simbahan. At siyempre, din yung man matanggap, eh, talaga namang si Jesus Christ ang nagtayo ng simbahang ito. Ano po, no? Kaya biyaya naman po ng Diyos lahat naman kami, kahit po kami, sinasabi ni Bishop Bacani, isabuhay natin ang salita ng Diyos. Tinuturo naman po ng simbahan yan. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. Kaya nga, inuulit-ulit natin, attentively nating binabasa, pinagninilayan, dahan-dahan nating binabasa, dahan-dahan mong pinagninilayan. No, kaya nga pag manonood ka po ng ibang mga nagme-meditation, hindi naman po sila biglaan, eh, dahan-dahan lang eh, oh. Talagang nagko-concentrate sila. O hindi, dapat tayong mga Kristiyano, dadahan-dahanin mo rin, no, ang pagbabasa. Hindi yung para ka nagbabasa lang ng comics, nagmamadali ka. Hindi naman yan minamadali at hindi naman ginagawang paligsahan ang salita ng Diyos. Hindi ginagawang paligsahan ang salita ng Diyos, mga kapatid ko. Sometimes, ang kasarapan lang, tinatanong lang tayo, may mga palaro, o di po ba? Yun ang kasarapan. Pero doon mo makikita na unti-unti, sa grasya ng Diyos, hindi po natin, my dear brothers and sisters, minamadali ang lahat ng iyan. Kaya nga kapag binabasa natin unti-unti ng maliwanag, nagkakaroon ka ng kaliwanagan sa pagkatao mo. Ano mang problemang nararanasan mo, ano mang bagay ang nararanasan natin, kapatid, sa pananampalataya, naglalagay yan ng tagumpay sa bawat isa po sa atin. Ano po, no? So, first, meditation of the Word of God, my dear brothers and sisters in Christ, read it slowly, repeatedly, and attentively, mga kapatid ko. At ang kasarapan, kapag ka nagme-meditate tayo, ang unang-unang lumalakas dito, my dear brothers and sisters, yung puso natin, yung kaisipan natin, yung ating pagkatao, at higit sa lahat, meron pa tayong malalaman kapag ginagawa natin ito. Ano pang mararanasan po natin, mga kapatid, sa pananampalataya? Pangalawa, kapag ating binabasa, pinagninilayan ang salita ng Diyos, mga kapatid ko. Tandaan natin, second, my dear friends, meditation of the Word is food provision. Pag sinabing food provision, ito po yung pag-supply ng mga pagkain na ating kinakailangan, mga kapatid, sa pananampalataya. Hindi lamang physical ang ating kumakain, dapat kumakain din ang ating spiritual o kaya ang ating kaluluwa. Kaya sabi ni Kristo, Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang na mumutawi sa bibig ng Diyos. At ang salita ng Diyos na nakanyang namumutawi sa kanyang labi ay ang the Word, ang salita ni El Shaddai, the Bible, mga kapatid, no? Kaya yun ang kasarapan, sinusupply nito yung pagkain kailangan natin. Kung paanong, ako po, umiinom po ako ng vitamins, dagdag lakas po yan para sa amin, sinasabi ng mga doktor yan. Ngayon po, sa grasya ng Diyos, meron tayong kasama ditong ang sipag niyang gumawa ng mga juice-juice, ampalaya, cucumber, celery, apple, ang sarap po. Tapos may beetroot pa, talaga naman po, nagbibigay lakas po. At pamamaraan po ng Diyos yan para sa atin, para yung atin pong immune system lumakas. No? Kaya pagising ko po sa umaga, yan, siyempre, routine, prayer, tapos bubuksan ko muna yung magaganda nating mga isda na naglalagay ng kalakasan sa akin. Pagkatapos, sila muna ang aking unang pakakainin. Hayaan mo silang maunang kumain, tsaka na lang ako kakain pag nakakain na sila, no? Kasi paglapit ko at pagbukas ko ng ilaw, tuwang-tuwa na sila. Ayan na, ayuda, ayuda, ayuda. Ayan, no? Talaga namang nangungusap na, ha? Talaga naman, tuwang-tuwa na sila, no?
Pagkatapos niyan, syempre, magmumugpo ako ng tubig na may asin. Ginagawa ko po yan, routine ko po yan. Pagising ko sa umaga, after ko magmumug ng tubig na may asin, para po yung aking lalamunan sa grasya ng Diyos po. Dahil araw-araw po tayo nagtotok, no po, no? Ay nakakatulong para po sa kalakasan po natin. Tapos po niyan, yan, magtotoothbrush na tayo. Tapos iinumin ko na po yung juice after that. After mga 10 to 15 minutes, yan, kain na po kami ng almusal. At syempre, mga sisters natin, mababait po sila, pagkat be the highest glory. Kung si Pinoy nga, di ba, napanood natin yung salita ni Pinoy, yung kanyang huling State of the Nation address, pinasalamatan niya po yung kanyang kasambahay for almost 30 years na kung saan naglingkod sa kanya. No? Talaga naman, in-interview pa, ang ganda pa ng mga sinabi. Tayo, siyempre, sa gawain ng Diyos, hindi mawawala yung mga sisters na nagmamalasakit, nangunguna. O kaya sabi niya sa akin, Brother Beth, iwas-iwas ang kanin, kain lang tayo ng tinapay, kain lang tayo ng itlog. Yan, no? Talagang napakaganda po. Kita niyo po yung pamamaraan ng Diyos. Ano po, no? Siyempre, lalakas tayo para sa aking din pamilya, sa ministering ito. Dasal naman natin, araw-araw naman tayo nagtotok sa biyaya po ng Panginoon. Napakabait ni El Shaddai. Kaya may mga pamamaraan ng Diyos na pinangangalagaan ang ating physical na katatayuan. Pero huwag rin nating kalilimutan at huwag din nating pabayaan ang ating spiritual na buhay, no? At syempre, anong pagkain ng ating spiritual na buhay? Ano ang vitamins ng ating kaluluwa, ng ating espiritu? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang mabuting balita. Kaya pag hindi po natin binabasa ang Bible, hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, magugutom ang ating kaluluwa, magugutom ang ating espiritu. No? Kaya nga yung iba, nag-meditate sila, pero dahil wala ang Diyos, wala ang Espiritu Santo, kulang pa rin. Eh tayo, salamat kay El Shaddai, pinagtatagni-tagni ng Diyos ang lahat, di ba? Kumakain ka na physical, kumakain ka pa spiritual, eh di ang lakas ng ating katawan. Ano po, no? Hindi natin sinasabing wala tayong problema, hindi natin sinasabing wala tayong nararanasang mga problema at pagsubok, pero dahil busog ang ating kaluluwa, yung supplement, yung tinatawag na provisions na ginagawa ng Diyos sa iyo at sa akin, lalakas ka. Kaya kahit may karamdaman ka, sisters na nanonood, no, kapag pinapakain mo ang iyong sarili ng salita ng Diyos, pag-asa ang hatid nito. Nagkakaroon ka ng pag-asa, nabubusog ka, nagliliwanag na pwede kang humingi ng dagdag sa Diyos. Kita mo si Haring Hezekiah, di ba? Si Haring Hezekiah, ang sanghari na hahangaan natin, sinabihan ni Prophet Isaiah, mamamatay ka na. Ha? Pero agad siyang nagdasal, Lord, kita mo ang aking kalalagayan. Kita mo ang pagsunod ko sa iyo. Hindi pa nakakalabas si Propeta Isaías, pinabalik agad ng Diyos. O another 15 years ang dinagdag na buhay kay Haring Ezekias. Ganon din tayo. Kaya nga sa nararanasan po natin, ang kasarapan po, my dear brothers and sisters, ng tinatawag nating live, Zoom, YouTube channel, naglalagay ito ng kabusugang spiritual po natin, no? Para yung isip po natin, kaysa kung saan-saan tumatakbo, alam mo ang direksyon ng buhay meron tayo. Hindi natin sinasabi na sa panahon ngayon, walang ulan, walang bagyo, pero tandaan natin, lilipas din yan, mawawala din yan. Ano po, no? Kaya tayo, salamat sa Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating pinagninilayan. My dear brothers and sisters in Christ, ito ay salita ng Diyos. Tandaan natin, the Word of God is the living bread, ha? From heaven, and the living water that quench or quench our thirst, no? Nag-aalis ng ating pong pagkauhaw. Kaya sinasabi po ng Hebrews chapter 5 verses 12 to 14. Di po ba? The Bible says the Word of God is food described as both milk and solid food to provide spiritual nutrients for our growth. Mga kapatid ko, for your growth, for my growth, the Word of God, my brothers and sisters in Christ, described as both milk and solid food to provide spiritual nutrients for our
growth, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya napakasarap sa ating pong banal na misa, hindi lamang po liturgy of the word, meron tayong liturgy of the Eucharist. Ano po, no? Na naglalagay sa atin ng sobra-sobrang kabusugan, no? Kaya isang matibay na haligi ng simbahan ang banal na misa. Hindi man paniwalaan ng iba't nakararami, pero alam natin sa ating pong naniniwala na yan, pag tinaas ng pare ay katawan at dugo ng Panginoon. Nagiging kabusugan nating lahat yan, mga kapatid ko. Lumalago tayo. There's power behind. Akala lang natin tinapay yun, pero hindi yung tinapay. At that time na itinataas na, hindi na ho yung tinapay. Nagiging tunay na katawan at dugo na po ng Panginoon yan. At siyempre, sasabihin ng mga pilosopo, nasan ang dugo dyan? Baka mamaya, ikaw makaranas ka niyan. Kasi may mga pari po na talagang nagpatotoo niyan, nagda-doubt. Biglang nakakita ho yung pari, may laman talaga at dugo. Sapagkat yaan, kilos ng Diyos yan. Kaya ang simbahan sa gitna at sa napakaraming problemang nararanasan, bakit matibay ang simbahan? Because of the Eucharist na ating itinataas. Tinataas ng pari na tinatanggap natin at nagbibigay sa atin ng kabusugan. Kaya nga pinagpala po tayong mga charismatic, kompleto ho tayo eh. Bago mag Word of God, banal na misa muna. Minsan naman palitan ng kami ni Father, di po ba? So naglalagay ng tinatawag po nating food, may di ba, the brothers and sisters in Christ, provisions, ano po, no, yung supply na kung saan ginagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya kung tayo po ay nagninilay, mabubusog ka. The more we meditate on His Word, magkakaroon ng kabusugang spiritual tayo. O, di unti-unti sa grasya ng Diyos lalakas tayo, no? Na talagang kung titignan naman po natin, kaya nga sabi ko doon sa meron tayong sister kahapong bagong dumalo, may sakit po siya, sabi ko, huwag kang mawalan ng pag-asa. O, pray ko po na yung sister na umakay sa kanya, suportahan ninyo, pasahan niyo ng link natin para hindi siya mawalan ng pag-asa. O, yung gamot, pag bago inumin, itaas. Magtaas ng tubig. Magtaas ka ng asin, di po ba? Ikaw na may COVID na nanonood ngayon, napakasimple lang po. Ikaw naman na walang panglasa, huwag mong pakaisip-isipin yung mga panlasa-lasa na yan. Basta ilagay mo sa sarili mo sa grasya ng Diyos. Ano po, no? Habang may buhay, may pag-asa po tayo. Ang mahalaga, hindi nawawala ang salita ng Diyos. Mga kapatid sa pananampalataya, napakaganda. Kapag ka ito tayo ay nasuportahan, tayo ay sinuportahan, tatandaan po natin, my dear brothers and sisters in Christ, naglalagay ang salita ng Diyos sa ating buhay ng napakaraming pamamaraan. When you read it, when we meditate on it, my dear friends, hindi ka magugutom, hindi tayo, my dear brothers and sisters in Christ, manghihina. O kaya si Pablo, kahit mahina ang kanyang physical na katawan, yung espiritu naman niya malakas. O di malakas pa rin po siya. Ano po, no? Pangalawa, or pangatlo, when we meditate the Word of God, my dear brothers and sisters in Christ, it gives us knowledge, my dear brothers and sisters. Ha? You and I, when we meditate on His words, the Word of God gives us knowledge. Kakaroon ka ng kaalaman. Ah, para solvent ito, kaya ngayong solvable and unsolvable worry, naiintindihan mo na ngayon pag may mga sitwasyon nangyayari. Di po ba, hindi yung basta-basta ka lang mawala na pag-asa. Siyempre, masakit. Halimbawa, namatayan ka ng mahal sa buhay, masakit yun. Napakasakit kasi ang hirap makalimutan, talaga namang grabe. Pero kapag ka nagninilay ka ng salita ng Diyos, ang papasok palagi dyan, solvable. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng maayos na masosolve mo to, not on your own, but for the Word of God na iyong pinagninilayan. O diba, imbis na hihina ka, may mga mahal ka pa naman sa buhay, o ako po, kami po. Kaya sabi ko kay Sister Wife, sila Sister Wife po, nakaranas po niyan yung isang kanyang pamangkin. No, talaga naman pong masakit.
talaga po. Pero sabi niya nga sa akin, ikaw sanay na eh, no? Siyempre, namatay na po ako ng dalang aking mga magulang. Ang sakit, di po ba? Napakasakit, napakahirap. Pero kita niyo po, dahil sa biyaya naman ng Diyos, may salita ng Diyos tayong napagninilayan. O kita mo ang kabutihan ng Diyos. Pag na-assign ako ng mga probinsya, to God be the highest glory, ang dami nagsasabing kamukha ka ng kapatid ko, kamukha ka ng kuya ko, huwag na lang sabihin kamukha ng ate, dahil babae ho yun, ano, kamukha lang ng kuya, ano, okay, no, diba, kamukha ka ng kuya ko, o, di po ba, huwag lang, yun naman isa, sinabi, kamukha ka ng lolo ko, eh di, wow, sabi ko, sobra ka naman, diba, batang-bata pa bagay, lolo na ako ngayon, ano, no, diba, so, naglalagay ng kalutasan ang lahat ng ito, at yun ang kasarapan, when we always meditate on His Word, nagkakaroon tayo ng kaalaman para gawin natin ang lahat ng bagay. Tandaan natin, my dear brothers and sisters in Christ, knowing God and knowing everything, always, my dear brothers and sisters in Christ, pag nagkaroon ka ng kaalaman, always knowledge, that transforms our being to become like Christ. Yun. Diba? When we know God, when we know everything and we have knowledge, my dear brothers and sisters, nagiging kawangis tayo ng ating Panginoon. No? Iba-iba man ang mukha natin, di naman yung mukha ang sinasabi, kundi yung espiritu as brothers and sisters, as kapatid kay Kristo, mga kapatid sa pananampalataya, nagkakaroon ito ng transformation sa buhay po natin. To God be the glory, ang sabi po dito, it is moving out of darkness, which is ignorance to light. Hallelujah. Galing po ng sinasabi dito, ano po, no, mga kapatid ko, it's moving out of darkness, which is ignorance to light. Ha? Knowing everything by God's grace always brings about creative transforming power. Ha? Nagkakaroon ka, nagiging creative ka na ngayon, and transforming power. Kaya hindi ka na basta-basta gi-give up. Hindi ka na basta-basta, kapatid ko, mawawala. Kaya ngayong mga taong nagninilay po ng salita ng Diyos, hindi naman talaga nakararanas palagi ng kasarapan. Sometimes ang bibigat ng problema. But dahil nagninilay tayo ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka na ng paglika sa sarili mo, ano bang gagawin ko? And then, yung dilim na lumalagay sa ating buhay, iiwas ka dun, aalis ka dun. Liliwanagan mo, no? Arang yung sister natin na, brother, sama mo ko sa prayer kasi yung bahay daw niya, lalakad siya, tapos madilim, tapos may dadaanan siyang sementeryo, tapos mga puno, tapos wala pa siyang lift, third floor yung bahay niya. Sabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa, bawat lakad mo, prayer. O meron namang El Shaddai na bracelet, meron ka namang flashlight, magdasal ka. Kaya nga laging sinasabi ng kanta, di ba? Ang takot ay nasa isip lamang. O, nasa isip lang yan. Kapag nagme-meditate tayo ng Word of God, yung mind natin nagiging creative. O, kaysa mag-isip ka na nakakatakot, eh di maglakad ka na labang, naglalakad ka, nagpupuri ka. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Yun, oh. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Ayan. Walang drum ngayon si Brother JR, kaya pasensya na ako kayo, wala tayong drums. You know? Minsan, sasabi naman ng asawa ko, nag-concert ka na naman. Ano naman itong yung mahal na asawa? Minsan, ganyan lang ang buhay. Ano po? No? Di ba? That's why we always meditate the Word of God. Nagkakaroon ka na sa kaisipan mo ng gagawin mong nararap. Nagta-transform na tayo. Bakit? Natututo ka na eh. O ikaw, sister, naranasan mo ng masaktan, matuto ka na. Bumangon. Hindi yung nasaktan ka na, tatanggap ka na naman. O, pag nasaktan, ay, gano'n na naman. O, diba? Kita mo yung nabalita na yung babae na hindi natuto, laging pinapangaralan ng nanay, tama na anak. O, isipin mo, ang dami niyang anak, 7, iba-ibang lahi, mga kapatid ko, no?
Ah, kasi nung una pa lang sinabihan na tama na, eh kaso alam mo naman may puso, ano po, no? Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Yun, no? May nanligaw ng Kanadyan, nabuntis ng Kanadyan. Nanligaw ang Koreano, nabuntis ng Koreano, di ba? Siya hanggang sa siya na lang ang nagsabi sa kanyang sariling, ayoko na. Wow! Yun ang kahanga-hanga. Kung kailan nakapito, tsaka umayaw. Kaya isipin mo yung mga kapatid ko, ang dami nang nanliligaw sa kanya. Sinabi na nga ng nanay, tama na, anak, tama na. Eh kaso, pag nangako na, pakakasalan kita, huwag kang mag-alala. Eh kaso, hindi naman kinakasal agad. Sinusurrender agad ang bataan. O di, paano ka na ikakasal kung buntis na, di ba? Kaya yun ang isang bagay na tinuturo ng salita ng Diyos sa atin. Nasaktan na tayo. Bumagsak ka na, bumangon. Ang kakulangan lang, wala tayong pagninilay ng salita ng Diyos. Kaya hindi tayo natututo sa ating nakaraan. Sinabi ni San Pablo, di ba? Kapatid ko, kalimutan ang nakaraan. Kalimutan mo na yung nakaraan. Harapin mo ngayon yung nasa hinaharap. Umiiyak na yung nanay, tama na. Oh. Kaya minsan ganun tayong mga tao eh. Sana sa isang pagbagsak natin, meron nga sa pag-aaral, meron nga po ako nabasa sometimes, pinaparanas na bumagsak tayo para matuto tayo. Pero dapat hindi naman palagi. Isang beses kang bumagsak, isang beses kang nabaon sa utang, tama na. Nag-isip ka na, tama na. O, diba? Ayan ka na naman, meron na naman bubulong. Huwag ka naman maniwala, diba? Meron na naman magsasabi, kaya mo yan. O, nasaktan ka na eh, diba? Bumagsak ka na, doon tayo tinuturuan ng salita ng Diyos. That's why, the Word of God, when we always meditate on it, we have knowledge. My dear brothers and sisters in Christ, magkakaroon ka ng kaalaman na kung saan ang salita ng Diyos ang maglalagay ng tagumpay sa bawat isa po sa atin. Tatandaan po natin, my dear brothers and sisters in Christ, the Word of God is our powerful weapon. No? Pinakamakapangyarihang sandata natin, salita ng Diyos, na hindi mo kinakailangang makipagbalitaktakan sa iba, sa sarili mo yan dinadala. Kaya nung mag-usap, di ba, ang Panginoon at si Satanas, in Matthew chapter 4, ano ang kanyang pinanlaban? Salita ng Diyos. It is written. It is written. Di ba? Laging mayroong counterfeit. Di po ba? Laging sinasabi po ng Panginoon, nasusulat din naman. Kaya pag alam mo ang salita at pinagninilayan mo, kapatid ko, anong nangyayari? Nagkakaroon tayo ng kaalaman para maranasan na natin unti-unti yung pagbagsak. O kaya po ko sinasabi ko po doon sa mga tatay, kasi po naranasan namin, sumalangit daw ang aking tatay, bago na bago ang tatay ko, adik yan sa sugal, madyong. Kaya ang laki ng kinikita ng pagdadriver na uubos ang kanyang kinikita kasi sa sugal, at syempre dahil pogi, alam niyo naman, ano po, no? No, yung kahinaan ng kalalakihan. Pero sa biyaya ng Diyos, kaya sineshare ko po ito, kaya sa sarili ko, sa aking pamilya, to God be the glory, dahil sa Panginoon, hindi pa ako natutong magsugal. Nung lumang buhay, wala pa akong asawa. Yan, marunong po akong mag-lucky 9, 41. No? Talaga namang, madyong lang hindi ko na nalaman po talaga. Pero sa sugal, kapatid ko, alam na alam ho natin yan. Nauubos din yung pera ko dahil sa sugal. Oh, salamat sa Diyos nung binago niya ako. So kahit marami tayong anak, tatay, kahit ang ating pamilya ay masasabing simple, kung walang bisyo ang tatay, mas lalo ang sugal, makakaipon po tayo. No? Makakaipon ka tatay. Tapos yung paninigarilyo mo, kung aalisin mo yan, oh, sabi ko nga dun sa mga kapatid ko, kasi sila po naninigarilyo eh. Sasabi sa mga kapatid ko, kung gusto nyong yumaman, gusto nyong makaipon, lahat ng ibibili mong sigarilyo, ilagay mo sa alkansya. Magugulat ka, isang taon, puno na ang alkansya mo. Eh ngayon, magkano ang sigarilyo? Pataas ng pataas. Ang mahal na, magkakasakit ka pa. Na po, no? Mahal na nga, magkakasakit ka pa. Ha? Manghihina ka pa. Kaya sa panahon ngayon, isa po sa nagpapabagsak ng immune system ng tao
ang pagsusugal, pagpupuyat, paninigarilyo, bisyo. O ngayon, salamat sa Diyos, naiintindihan na natin. O di natututo ka na, natututo na ako. Diba? Ikaw tatay na nanonood, huwag kang magagalit sa akin kasi yung tatay ko nga ganoon hanggang sa nagsinungaling na siya. Sipin mo, dahil lang sa pagsusugal, magsisinungaling ka? May sakit daw yung anak niya samantalang wala naman dahil addict na nga sa sugal. Mabuti na lang sa paglilingkod ko kay El Shaddai na bago, mga kapatid ko. Kaya nga tayo yung mga nanay, kayong mga nanay na ang asawa nyo ay sugarol, lasinggero, babaero, lagi nyo lang ipagdasal sa Diyos. Ang mahalaga, magnilay ka ng salita ng Diyos para nagkakaroon ka ng kaalaman, nagkakaroon ka ng magandang kaisipan, gagawin mo yung nararapat. Okay, sa awayin mo, ipagdasal mo na lang. Habang natutulog, pray for him also. Diba? Kung hindi mo siya kasama na sa ibang bansa, sa pamamagitan ng panalangin mo, makakatulong yan sa kanya. O ikaw din, diba? Para unti-unti, kasama ang ating mga anak, kasama ang ating pamilya. Kaya weapon natin ang salita ng Diyos. Kaya the more we meditate on the Word, the more, my dear brothers and sisters, the knowledge comes from God ay ating mararanasan at darating ito sa ating buhay. Amen? No? Darating po ito sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sa pang-apat, mga kapatid ko, when we meditate on the Word, my dear brothers and sisters in Christ, the Word of God, tandaan natin, my dear brothers and sisters, the Word of God allow to judge each and every one of us. Ginajudge tayo. Sa ginagawa natin, mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang Word of God ang mag-judge sa atin. Kaya kapag may mga taong huhusga sa'yo, at alam mong ang salita ng Diyos ay binabasa mo, let the Word of God judge you, mga kapatid ko. Kasi ang bottom line kasi nito, kapag ka alam mong ang salita ng Diyos ang huhusga sa'yo, hindi ka magpapa-apekto sa nararanasan mo sa paligid, sa kasiraan, di ba? No, kaya nga meron tayong sinasabing alam ng Diyos ang ginagawa ko. Pag alam ng Diyos ang ginagawa mo, nananahimik ka, hindi ka papatol, hindi ka maiinis, mga kapatid sa pananampalataya, ha? Hindi mo hahayaang ang salita ng Diyos o ang mga taong nasa paligid mo makasira sa'yo. Kasi alam naman ng salita ng Diyos ang buhay natin eh. Mas lalo yung mga practical na buhay sa may matatagpuan. The Book of Proverbs, mga practical na buhay yan. Kaya sa Proverbs, mga kapatid ko, mababasa mo yung mga practical na gagawin ng bawat isa po sa atin. Ano po, no? Kasi nandito tayo sa mundong ibabaw, kaya minsan tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na maging practical sa lahat ng bagay. Kapag sinabing ang salita ng Diyos ang huhusga sa'yo, hindi mo hahayaang maapektuhan ang paglilingkod mo. Manghihina ka ba dahil sa kanila? Pag ikaw ay nakaranas ng pang-aapi, manghihina ka ba? Hindi. Dapat nga, kapag lalo kang inaapi, lalo mong galingan. Di po ba? Lalo mong gawin ang nararapat. Kasi merong salita ng Diyos na sa'yo ay huhusga. No? Kaya nung nakararaan, di ba, anong sabi ng Panginoon? Huwag tayong humusga, sabi ng Biblia. Sapagkat wala tayong karapatan, Diyos lang ang huhusga niyan. Ngayon, yung gospel po natin ngayon, sinasabi niya, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, mabuti pa nga ang iba, may bahay. Ang Panginoon ay wala man lang kabahay-bahay. Sa spiritual na buhay, hindi natin nabibigyan ng pansin pagdating sa Panginoon. No? Diba? Kaya sabi doon, hayaan mo nang ang mga patay ang siyang maglibing sa kanyang patay. Pinapaunawa ng salita ng Diyos, kapatid sa pananampalataya, hindi lang sa literal, kundi sa spiritual na buhay, pag may tungkulin ka, may gagawin at may pinapagawa sa iyo ang Diyos, huwag kang tumigil, huwag kang mag-resign, huwag kang umalis, mga kapatid ko. No, manatili ka sa ganung posisyon. No? Bilang isang workers ka ni Lord, meron akong nakausap nung isang araw. Sabi niya sa akin, bakit ako brother, workers naman ako dati o andirito pa rin ako ngayon. Sabi ko, sisters, hindi lahat ng ganyang naranasan mo, nararanasan ng marami. May mga sisters nung mawala sa pagiging workers, nagbago ang lahat sa kanya. Kasi nawala na siya eh. Eh syempre, pag ikaw workers, may pundasyon ka na agad, may point ka. Kasama ka sa binding, kasama ka sa meeting-meeting, kasama ka sa kung saan, may mga pinag-uusapan kayo. Eh syempre, pag simpleng tao ka lang, okay lang sana kung hindi ka pa workers eh.
Kaya sabi ng Panginoon, paano kung nalaman mo na yung katotohanan tapos tumalikod ka? Anong aral pa ang ilalagay sa'yo? Kaya kapag ka nagninilay ka ng salita ng Diyos, no? Mabuti na lang, sabi ko doon sa kasister, ganyan ka. Eh paano ho yung iba? Nung hindi na naging workers, nang hina na, kasi hindi na napagbibigyan, o dapat hindi ka panghihinaan. Darating ang sandali, parang sa sarili mo, mapipil mo, nag-iisa ka, kahit anong ginagawa mo, ang tingin ng tao, mali, eh tao yan eh. Kaya nga, hindi tao ang huhusga sa'yo. Let the word of God judge you. Judge me. Nasasaktan ako, nahirapan ako, sometimes napipil ko po sa sarili ko, yung tinatawag na ikaw ay iniiwasan din. Nararanasan natin lahat yan. Kahit sa Pilipinas, eh, nararanasan po namin, naranasan ko nga noon na, di ba, naishare ko sa inyo na na-assign ako ng Batangas kasi may praise and worship kami sa Amor Solo. Aalis po kami ng madaling araw ako sa Santa Rosa pa ako noon. Wala pa po ako nung asawa. Isipin po ninyo, sa sobrang puya, dahil nag-praise and worship kami, pumunta ako ng maaga sa Batangas. Isipin nyo po yung sister. Sabi ko, ako po yung preacher na na-assign. Ha, ganun ba? Sige. Makikisuyo po ako, matutulog po ako, ha? Pasensya na po. O sige, ang bait naman nun, sister. Binigyan niya ako ng folding bed. May unan, ang sarap. Yung pala, habang natutulog ako, tinititigan ako. Ha? Tinititigan niya ako. Tapos kasabi-sabi, mukhang inutusan lang itong bumili ng suka, napadpad ng Batangas. Kasi bata pa ako kung preacher nun eh. Nag-start ako, 19 years old, dumating po yung time na na-assign ako ng Batangas. Kinuha ko ni Brother Layo Panelo, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Ina-assign niya na ako sa Batangas. Abay, tingin-tingin sa akin, ang sarap ng tulog ko, wala akong kaalam-alam. Yung pala, ang tingin sa akin, parang inutusang bumili lamang ng suka, mga kapatid, no? Eto na, nag-preach na po ako, Tugal Bidahayas Glory. Nag-healing po sa grasya ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Yung sisters na yung nagbigay sa akin ng tulog at nag-iisip, biglang lumuha ang kanyang kaliwang mata. Lumuha nang di niya napapansin. Yun pala, ilang linggo na hindi lumuluha ang kanyang mata. Gusto niyang umiyak, hindi siya nakakayak. Umiyak man siya, meron siyang problem na emosyon, pero hindi siya umiiyak. Nung oras na yon na naghihiling na po ang inyong abang lingkod, sa biyaya ng Diyos, naranasan niya po yung kagalingan. Ha, naranasan niya. Ito na, kumakain na kami, nagpatotoo na. Sabay hingi ng sabing, Brother Beth, patawarin mo ko ha. Siyempre, alam kong ang sarap ng tulog ko, ang sarap ng preaching ko. Ano naman akong sabi ko, bakit po? Ano pong kasalanan nyo? Nagtapat na siya. Sabi ko, wala ko yun. Siyempre, hindi ko naman alam. Ang kasarapan lang kay sister, humingi ng tawad, humingi po siya ng sorry. Siyempre, sa grasya ng Diyos, tayo naman mga lingkod ng Diyos, pag humingi naman po ng sorry, na mapagpatawad naman po tayo. Sabi ko, bakit po? Kasi Brad, nung natutulog ka, tinititigan kita. Ha? Sabi ko, hindi ko alam yun. Natutulog ko, okay. Ano? Wala akong kaalam-alam eh. Sabi niya, akala niya, nautosan ka lang bumili ng suka. Siyempre, may mga taong ganyan ang ginagawa sa atin. But still, kita mo ang salita ng Diyos, naghimala ng oras na yon ang salita ng Diyos. Kaya Tugal Bidahayas Glory, isa po yan sa hindi ho natin makakalimutan nung ako po'y maglingkod kay El Shaddai. Yung sister na yan, hindi lumuluha, talaga pong ang mata niya, parang iba'y nararamdaman niya. On that day, nang maghiling na po si Lord sa amin, grabe ho ang kagalingan naranasan ng sisters. O di humingi siya ng tawad, sabi ko lang, siyempre, tayong mga, ang mga tao kasi, likas sa mga tao ang maging mapanghusga. Mga kapatid ko, likas sa ating ang mga tao ang grabe ho ang sinasabi. Pero, kaya nga pag may alam kang salita ng Diyos, hindi mo sila papatulan. Basta preach lang ako, 'di ba? Minsan makikita mo rin 'yan diyan sa Pilipinas, tititigan ka mula ulo hanggang talampakan. O 'di ba? Hindi na alis 'yan. Pero ika nga hindi 'yan ang magbibigay bagsak sa atin. O dapat, o kita niyo naman, 'di ba? Pag tinitingnan nila na parang kakaiba. O salamat naman kay El Shaddai. Meron tayong asawang supportive. O 'di maganda, 'di po ba no? Na hindi ka naman ibabagsak ng iyong asawa bagko. Sasabihin niya pa nga sa akin ng asawa ko, hayaan mo lang yan. Ang mahalaga, ikaw sa aking paningin, kitang-kita ko, pumopogi ka na talaga. Oh. Hallelujah. Ah. Di ba? At isi, yan ang kabutihan ng Panginoon. So, let the word of God judge you.
hindi para ibagsak ang ating sarili, hindi para ano man ang nakikita mo, ano man ang nararamdaman mo sa sarili mo, magbabagsak ng pananampalataya mo. That's why meditation is very important, mga kapatid ko. Kaya yan ang dapat nating tignan sa ating buhay. Ano po, no? Kaya sa oras na ito, kung hindi pa tayo nagninilay po ng salita ng Diyos, ilagay natin sa ating puso, mga kapatid, sa pananampalataya, na ang salita ng Diyos, sabi ng Hebrew, chapter 4, verse 12, mga kapatid, sa pananampalataya, the word of God sharper than two-edged sword. Ha? The word of God into the innermost hidden and concealed corners of human being where no surgeon's scalpel would reach. Ha? Hindi niya maaabot yon, mga kapatid ko, kahit na ang matalim na kutsilyo, walang makakahati nito. My dear brothers and sisters in Christ, ito ang napakasarap. Meditations brings revelation and moves us to another level of relationship, with God. Meditation brings revelation and moves us to another level of relationship with God. My dear friends, kita niyong nagagawa kapag ka ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ay atin pong pinagninilayan, mga kapatid, anong nangyayari? Nilalagay tayo sa panibagong level ng ating relasyon sa Panginoon. Hindi na tayo sa grasya ng Diyos, kapatid ko, hindi naman talaga mababago ng biglaan, kundi little by little, nag-iiba ang level ng spirituality meron tayo, no? Kaya nakikita nyo po, lagi nating tinitignan ng katapatan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, lagi nating naiisip yung napakabait ng Diyos. Ako nga po, ako ho talagang grabe ho. Minsan sa akin pag dinilay, iiyak na lang po akong bigla, sapagkat nakikita ko po yung kabuti ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Pero kung tutuusin, lahat tayo mga anak ng Diyos, nararanasan ito. Kulang lang tayo sa pagninilay ng salita ng Diyos. Lagi lang tayong mga taong nakatingin sa kawalan, sa kahirapan, pero di natin napakapansin, di mo nakikita, ikaw kapatid, no? To God be the glory, sinasabi mo ang hirap ng buhay, ngayon buhay ka pa. Ano, ano? Oh. Diba? O si former president, napakayaman yan, maraming pera. O, kita mo, syempre. O. Iba-iba ang landas ng buhay meron tayo. Kaya huwag ka lang tumingin doon sa kawalan. Dapat tayong tatay, para lumakas ka, tingnan mo rin yung asawa mo na maganda. O, diba? Magpasalamat ka, may asawa ka na maganda, yung mga anak mo. Tapos naglalakihan. Kami nga po, sa grasya ng Diyos, yan ang aking inspirasyon eh. Sa grasya ng Panginoon, araw-araw, naglalakihan sila. O ngayon, may apo na tayo, lalong nagdagdag pa ng kaligayahan. Kahit bubuyoy-buyoy yung apo ko na yan, talaga namang ang sarap-sarap na kausapin. Yoyo papa, transformer. Di ba, napakasarap na nagdadagdag sa atin ng kakaibang level, kakaibang yugto ng buhay meron tayo. Na kung saan kapag lagi nating pinagninilayan ang salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng mas maayos na relasyon sa Diyos. Hindi ka lang kapatid ko nakatingin sa kawalan. Ikaw nanay, kung si tatay ay masasabi mong ang tigas ng ulo, tingnan mo na lang siya at least kung ang inyong picture ng kasal ay nandoon dyan sa dingding, titigan mo at pakaisipin, ang sarap namang kinasal. Kaya lang, Brad, kinasal kami, nandun naman siya sa kabilang bahay. Huwag mo mag-alala. Sister, ipagdadasal kita, sabihin mo na lang, matandaan mo sana ang ganda ng picture nating dalawa. Naka-Amerikana ka pa, ako namay naka-todo bihis. Pero dumaan ang sandali, kay sakit at kay lupit. Nakalimutan mo ang mukhang ito, ibang mukha ang iyong naalaala. Pero sister, huwag kang mawala ng pag-asa. Amen.
titigan mo lang ang picture. Kaya nga yung pagbinasag na yung picture. Yung iba ko yung sinira. Huwag nyo kasing sirain yung picture. Na huwag mo sirain yung picture. Ano mo talagang paraan kasi ng demonyo yan para hindi tayo magnilay, sirain mo buhay mo. Eh ngayon, nalalaman mo na ngayon ang salita ng Diyos. O yun, di ba? Let the word of God judge you. At kapag nagninilay tayo ng salita ng Diyos, lalong maglalagay ng mas magandang relationship meron tayo. Yun ang kasarapan ngayon sa prayer meeting na binibigay ni El Shaddai. Yun ang kasarapan na ginagawa niya sa atin. Kahit kay Brother Bethoven, sa aking pagninilay, I thank God, minsan nga pagpapasok na ako sa kwarto ko, Lord, Monday na naman po, ano po kaya ituturo natin bukas? Oh, relax lang, pray, dasal-dasal. O, di po ba? Napakaganda po ng pamamaraan ng Diyos sa atin. Hindi niya po tayo mababayaan kasi mga lingkod niya po tayo. At kung saan ka man inaabot ng live na ito, pinasahan ka ng mahal mo sa buhay, ito ang pamamaraan. Stop, my brothers and sisters, worrying. Stop thinking ng kasiraan ng iyong buhay. It's time to meditate on the Word of God. It's time pagnilayan ang salita ng Diyos. O kung ikaw ay prayer partners dito sa Hong Kong, gawa lang tayo palagi ng prayer request. Ano po, no? Yung inyong ikapo para kay El Shaddai, huwag nating kalilimutan. Tsaka yun, may tuturo ng Diyos yan sa'yo. Maniwala ka kapatid ko sa pananampalataya, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministering ito. At ang ministering ito ay nagtatag si El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipinagkatiwala kay Brother Mike na siyang ating servant leader na kahit saang lugar nakararating para ano, abutin ka at abutin tayo ng salita ng Diyos. Kung iniisip mo na dahil sa mga problema mo walang Diyos, meron po. Meron sister. Meron brother. Ikaw na anak na punong-puno ng problema sa iyong magulang, huwag kang mag-alala. Huwag mong sirain ang iyong sarili. It's time to meditate on the Word of God. Pag ang salita ng Diyos ang ating pinagnilayan, pinag-isipan, at patuloy nating dinidili sa araw-araw, umaga at gabi, kapatid, sa pananampalataya, gaganda ang sitwasyong meron tayo at patutunayan sa iyo ng Diyos na buhay siya. At kung ikaw may inaapi, relax ka lang, may pelikulang, nasa iyo ang halakhak sa huli. Ano, ano? Di ba? No? Ganun na rin yun. Di ba? Na ikaw pa rin ang hahalakhak sa bandang huli. Relax ka lang. Hindi mo kinakailangan magtampo at magtanim ng sama ng loob. Ako nga po, may senior na ako sa Saturday group. Kay sister wife, senior ko na. Titinantinan yung lingkod na ito. Meron na rin ako naranasang hindi ko talaga maisip eh. Hanggang ngayon eh, 2017 na. Pero 2021 na, but still, kita mo naman yung biyaya ng Diyos. Dahil naman sa nangyari na yon, kaya pagka ikaw pinagbibintangan ng walang kasalanan, huwag kang magalit. I congratulate you. May blessing na darating sa buhay mo, kapatid ko. May blessing na darating sa iyo, tandaan mo. So, kaya po, salamat kay El Shaddai. Salamat sa kanyang mabuting balita. It's time to meditate on His words. Praise God. Palapakan po natin si El Shaddai. Hallelujah. Tayo po ay tumayong lahat. Manalangin sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin aming Diyos, dinadakila. Hayaan mong sa oras na ito, maranasan namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at sa aming pagninilay ng iyong mga salita, hayaan mong patuloy naming maranasan ang iyong kapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. Talk to God, kausapin niyo ang Panginoon, mga kapatid ko. Praise you, Holy Spirit. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. Amen.
kapatid, sa oras na ito, ang kagandahan bigay ng Panginoon. Inihatid ng may kapal. Siya ang ating pag-asa, ang buhay, kalakasan, daan. Tumatag. Patuloy naming malaman ang dapat naming gawin. I-bless ang mga kapatid naming nasa FB Live, YouTube, nasa Zoom. Patuloy mong ibigay ang tagumpay, kalakasan sa bawat isa sa Monday group. I-bless mo, Lord God. At pinipray po naming patuloy na pagandahin ang panahon, Lord. Salamat sa himala na ibibigay mo, Lord, sa mga kapatid naming may kaarawan, Sister Cindy, si Brother Peter, oh Lord God, si Father, Efren, maging Lord na aming pong pamangkin sa Amerika. Bless mo po siya, gabayan. Pagalingin pong aming tiyuhin, si Tito John John. Pagpalain mo, Lord God, ang mga anak amin ng aming pamilya. Magkaroon ng magandang kinabukasan ng aming mga anak. Pagpalain mo, Lord Jesus Christ, ang lahat sa buhay po namin. Salamat sa iyong mga salitang amin na pagnilayan. Salamat po sa ganda ng technology na aming pong nararanasan po ngayon upang patuloy na maipaabot ang iyong mga salita. Pagnilayan namin gawin upang sa lahat ng aming gagawin, Lord, magtagumpay kami, maranasan ang himala, maranasan El Shaddai, ang kagalingan at kalakasan. Sa iyong aming papurit pa, sasalamat sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! Okay, taas ang mga prayer request po natin, mga kapatid ko. Taas ang lahat ng ating mga daladalahan. Taas ang mga bag o yung mga passport po nyo, taas po ang kontrata, yan da, picture ng ating mga mahal sa buhay, taas natin yan po, no? Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, amin dakilang El Shaddai, nakataas po ang aming pong mga hawak kamay, ang mga prayer request po namin. Patuloy naming pinipray sa iyo, Lord God, ang mga sinulat namin at ang aming handog, o Lord God, para sa iyong gawain. Pagpalain mo po, gabayan, El Shaddai, at sa lahat ng aming isinulat, Diyos kang makatarungan at makapangyarihang makagagawa ng himala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalain mo rin po, Lord God, ang langis, ang asin, tubig, ang panyo, gayon din po ang mga bag, wallet, ang mga Biblia, Rosario at Nobina. Pagpalain mo rin, Lord, mga financial na kung saan hawak-hawak po namin, pinakatiwala mo sa amin. Salamat po sa pagpapalang financial. Pinipray po namin na maganap palagi ang project na aming pong inaasam-asam sa aming pamilya. Maging, Lord, sa aming pong mga mahal sa buhay na makaisa namin sila upang makatulong sila, Lord, sa mga nararanasang problema ng mga OFW. Hindi po, Lord, magastos ang pera sa mga walang kakwenta-kwenta, kundi bawat pinansyal na kanilang ipadadala, ito po ay madadala at magagamit upang maparangalan ang iyong pangalan, masuplayan ang pangangailangan ang mga anak at pamilya. Pagpalain mo ang mga tatay, Lord God, patuloy mong i-bless, baguhin, gabayan, samahan, upang ang mga tatay, El Shaddai, ay maging isang tunay na halimbawa sa mga anak. Ganyan din ang nanay, Lord God, i-bless mo at gabayan, samahan, upang mapangalagaan ang mga anak na ipinagkatiwala ng bawat isa sa amin po, masalo po ng mga nasa ibang bansa, El Shaddai.
Patuloy niyo pong baguhin ang bawat isa, buong mundo. Maalis ang anumang bisyo, anumang gawa ng kalaban. Bagkus, Lord, magtulong-tulong upang makaipon at patuloy, Lord God, makamit ang tagumpay. Salamat po. I-bless ang mga negosyo, tindahan. I-bless ang mga trabaho ng mga employer, ang mga kasambahay. I-bless mo rin po. Yahweh El Shaddai, ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Sebelarde. Salamat at patuloy mo siyang palusugin, palakasin, gabayan upang marami pa pong mga tao ang makarinig ng kanyang tinig at maakay sa iyong paanan. Kasama po ng kanyang may bahay, Sister Belen, mga anak, apo at apo sa tuhod. Pagpalain mo rin po, Lord, kami mga disciples buong mundo. Patuloy mong palakasin ang aming immune system. Bigyan kami ng revelation upang patuloy na maipahayag ang iyong mga salita sa pangunguna po ng aming head, Brother Ray M. Vargas. Gayun din po sa administrator po namin, si Brother Jota Nyahura, ang mga council sa buong mundo. I-bless po dito sa Hong Kong, Sister Tess Villarin, sa kaarawan po natin Cindy, patuloy mo siyang i-bless, gabayan, palusugin, palakasin, pagpalain, Panginoon, at salamat sa kanyang puso ring mapaglingkuran ang ministry mong ito bilang council dito sa Hong Kong. Kasama rin po ang aming isang council, Sister Gigi Gakusan. At pinipray po namin palagi, Lord, ang mga banda po namin, si Brother Bobby, Brother Doming, Brother JR, Brother Jeffrey, Brother John, Brother Tony, at Brother Ben. Lord, si Brother Stephen Lam, we pray for him. Pagpalain mo rin po, maging workers from Monday hanggang Sunday. Ang mga backslider, babalik na po sila, Panginoon. At patuloy po kami makakaakay ng maraming tao papalapit po sa iyo. Pagpalain mo ang buong mundo, mawala na ang COVID-19 na ito, Panginoon. At i-bless lahat ng mga negosyo, trabaho, at patuloy na makilala ka, mapaglingkuran ka, at patuloy kami magtiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang plat na ito, silang mga nasa Zoom, FB Live, YouTube channel. Pagpalain mo, Lord Jesus Christ, lahat ng aming gagawin, madakilakat, maluwalhati. Salamat sa hapong ito, salamat sa iyong mga salita. Salamat, El Shaddai, sa tagumpay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen and Amen. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. So maraming salamat po. Bukas ay Tuesday. Siyempre, bukas Tuesday kasi Monday ngayon. Ano? So bukas po tayo ay bukas St. Joseph na po tayo. Ano po, no? So kita-kita po tayo mga Tuesday St. Joseph. At siyempre, pagdasal natin, mukhang wala na naman ang black ring, mukhang white ring na po ngayon. Ano? So God bless us all. Pagpalain sa pangalan po ng ating siyempre minamahal na po nung lingkod, Brother Mike, kami mga council, at siyempre mga Monday group, si Brother Jeffrey, si Sister Girlie, Sister Joanna. Siyempre, patuloy niyo pong isubscribe ang YouTube natin. Konti na lang, mag-iisang 1,000 na po tayo. Meron na po tayo 926. So i-share niyo pa po at subscribe natin. At i-like, patuloy po na ang pangalan ng Diyos ay maparangalan, maluwalhati sa ministering ito. Siyempre sa mga spiritual directors po natin at sa lahat ng mga Ray M. Vargas, at siyempre sa lahat ng mga disciples buong mundo. Sa lahat po na may kaarawan, happy happy birthday. Ito po si Brother, ha? Ay, magsasalmo pa nga ho pala tayo. Oh, nagpapaalam na ho pala ako, no? Kasi nanangangalay na si Brother JR eh. Ano man nangyari sa Brother JR? Nawala? Ah, nawala yung wifi natin. O, sige. Okay, tayo man na po ay magsasalmo. 91. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. As we forgive those who sins against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas.
Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang-araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente't liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklaluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ibinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at aligdan ang kanilang kasamaan. Tiringgin ko sila, patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen and Amen. Yan, patuloy na po ang ating pamamaalam. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya ang ating pong wifi, minsan po'y nawawala-wala. Pero at least, meron naman pong mga tinatawag nating A and B. Ano po, no? Kaya to God be the glory. Yan po si Brother JR at ang kasamang Monday group, ang mga sisters. Maraming salamat po sa inyo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, see you tomorrow. God bless us all. And tayo sa Zoom, Brother JR. 34 ang ating FB Live. Mag-300 na tayo, eh, di ba? Oo, so salamat po. Kanina po nakita ko, naka 290 po tayo. Salamat po sa inyo, buong mundo. God bless us all. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow, I love you. I love you tomorrow. God bless us all. Brother Bethoven, Tadeo Borlongan Jr. At yun ang mga sisters natin, kumakaway-kaway. Kasama natin sila. Ayan. To God be the highest glory. Ayan ang Monday. Praise the Lord. Praise you, Jesus. God bless us all. Maraming pong salamat. God bless. Thank you. Bukas St. Joseph na tayo. Bye-bye.